ako, Rick. Dito ba, can you try again? There. Oh, nawala na. Oh, wala nang feedback. Okay. Desi, ang ganda naman ng kasuotan mo. Salamat po. May kasal? Kakagising ko lang po niyan, Tito. Ang ganda naman. Sila Arnold, sila Carlo, are there na? Tito Boy, kanina nandito po sila. Okay, very good. Medyo pinaalis ko lang po kasi puno na po tayo. Okay, all right. Sabi ko babalik na lang. We're okay na. Tapos, are we live now? Yes, we're live. Right now? Yes, Tito Boy. Oh, no, I wanted to make sure because gusto ko lang malaman ng ating mga kaibigan na napakasaya ng ating palabas ngayong gabi. Marami tayong mga bisita. And oh, wala nang feedback. Wala na akong feedback. Wala na. Para, I like this kind of a distraction. Sabi ng kaibigan ko, lagyan mo ng kulay. Sabi ko lang kulay, basta kahit ano, kulayan mo para masaya, para nakakatuwa. And it's Mother's Day tomorrow. It's not going to be very easy for some of us like me. You know, pero sige lang. Laban lang, ika nga. Diba? Laban lang. So, is there anything that you want to tell me, guys? Well, Tito Boy, again, for ano, for kumustahan, Rock of Ages is ready. May pa-sample sila later. Galing. Galing. Meron na tayong 140. Pero alam mo, I've always wanted to. One of my biggest regrets, when I could watch it, I wasn't able to watch it. Kasi hindi ko pa talaga napapanood. The reviews are great and sayang. Sabi ko nga ngayon na akong, you know, when I was reading the materials, ngayon ako nagsisisi na, bakit hindi ko napanood ito? Yes, Tito, sobrang solid from start to finish. Hiyang-hiya ako sa sarili ko na, you know, who pretends to love the theater na hindi ko napanood ang Rock of Ages. But I am and I will still watch it. There was even a time when I was planning to buy some nights because I wanted to raise some funds. Because I did that for one of the projects of PETA. But anyway, it's never too late. We'll do that. Yeah. Okay, so, dale. I'm ready. what time is it? I'm ready anytime. 9:02. Derek, if you can hear us. Yes, po. Yeah, perfect. We can start in 30 seconds. As soon as you start with the OBB, okay. I'm okay. All right. Happy po. Meron na namang, ano ha? Meron, Derek, meron na namang... mic test. How about now, Tito? Ah, there. Okay. All right. All right po. Let's backstage na po. All right. Let's go backstage na po, Miss Marie. Sandali, masyado kong close up. Dali, ha? It's a bit too close. A little bit. Okay, sandali lang. There. Okay. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang parte ng mundo. Good evening or magandang araw, magandang umaga, magandang oras. Welcome to the Best Talk. Tayo po'y napapanood sa Kumu. Welcome to the Kumuniverse. Tayo din po ay napapanood sa Cinema One Cable Channel, Cinema One Facebook, Cinema One YouTube Channel, TFC. The Filipino Channel. Tayo napapanood din po ng live sa Boy Abunda Official. That's my FB page. And the Boy Abunda Talk Channel. That's my YouTube channel. If you're not subscribed yet, please subscribe to the Boy Abunda Talk Channel. Ngayong gabi po ay masayang kwentuhan. May magandang balita, malungkot na balita. Pero tayo magkakasama. Importante that we remain engaged. Sabi nga ng aking kaibigan ay katulad ng sinabi ko kanina before we started the show, you know, these are not easy times, but we need to distract ourselves.
kailangan we find ways to be entertained, to laugh together, kwentuhan, masayang, you know, I have some friends who just walk around the village and they do it every day and masaya na. Changes their mood and I want to join them one of these days. So, maraming salamat. Dahil ngayong gabi, marami tayong mga bisita na makakausap, may kantahan, merong artehan, is that how you say it? And I'm just so glad that you could join us today. Umpisa na natin. And we're going to start with our trending celebrity news dito sa Kumu Now. Ito'y malungkot na balita. Veteran Entertainment Editor Ricky Lo dies at 75, May 4, 2021. Pumanaw po ang ating kaibigang Ricky Lo, isang veteranong entertainment editor, TV host, at columnist si Ricky. He died at 75. According to his sister Susan, Ricky died around 10 p.m. Noong nakaraang Martes due to stroke. Nakakamiss. Had just celebrated his birthday on April 21. Since 1986, Ricky was the longtime entertainment editor of the Philippine Star. He did it for 35 years. For a time, nakasama ko po si Ricky sa The Buzz. He hosted The Buzz with me and Chris. Ang lamay po ay magiging pribado lamang sa kanyang pamilya. At nakatakdang ihatid ang mga labi ni Ricky na sa ipinatayo niya ang mausoleo sa Samar. Kababayan ko po si Ricky mula sa Las Navas. Ang Las Navas po ay bahagi ng Northern Samar pero ito'y malapit sa boundary ng Eastern Samar kung saan ako'y pinanganak sa Borongan. We always spoke in Waray. Nakakamiss. Ilan sa mga kilalang artista at personalidad ang nagparating ng pakikiramay sa kaibigang Ricky. Ilan dito ay sina Ai de las Alas, Governor V or Congresswoman V ngayon, Senator Grace Poe, at Corina Sanchez Rojas. Sabi ni Ate V, thank you Ricky, I love you, my friend, I will miss you. Rest in peace. Sabi naman ni Aileen, Ay de las Alas, one of my real friends in the industry. Pahinga ka na friend, rest in peace. Salamat sa ating pagkakaibigang punong-puno ng respeto sa isa't isa. Sobrang nalulungkot ako, nabawasan na naman kaibigan ko, bihira pa man makakita ng totoong kaibigan sa mundong ginagalawan natin. Hi. Sabi naman ni Senator Grace Poe, we lost a revered writer and dear family friend. Tito Ricky was like family to us. Not only did he write about almost all of our family's milestones, he celebrated them with us. He remained very humble and low-key, even if he was one of the most sought-after showbiz and entertainment writers. Tito Ricky always knew how to put his interviewees at ease and treat them with respect. The name Ricky Lo became synonymous with the latest showbiz scoop because he always prioritized the truth and highlighted the positive values of his subjects. He was a credible and prolific writer. It's heartbreaking to lose a true friend and champion of the entertainment industry. Samantala, sabi naman ni Corina Sanchez Rojas, ni Corine, he began as my tormentor. Ricky Lo was Ricky Lo. In the 80s and 90s, everyone in the industry revered and feared him. His Philippine Star column was a column to be in. He makes or breaks you. Through the years of talking, he became a friend and supporter of this struggling, determined TV reporter and host. Pinag-isipan ko talaga yung he breaks you because Ricky never deliberately broke anyone. But by writing his stories, and he would stick to his stories, he would stick to his truth, things can happen and you can be broken. I gave him scoops and the friend eventually became an ally. In later years, Ricky Lo was still Ricky Lo, the one I could always rely on. Ito pa rin po yung sinasabi ni Corina Sanchez. Corina, we'll never forget his tribute to me when I turned 50, dedicating 3 whole pages to testimonials to my person and career. I loved my friend Ricky. Till the day he had finally gone, no press conference was truly legit without his presence. On his 75th birthday, and very few people would believe that he was 75, recently I sent him his favorite food and I wondered
why he was slow to respond. I marveled, katulad ni Corina, at how good he still looked. I'm shocked. I'm saddened. What a loss to all. End of an era. Never be forgotten. To be so missed. I love you and will see you again one day, my friend. Godspeed. Alam niyo po mga kaibigan, hanggang ngayon ako'y naiiyak dahil Ricky was a very close friend of mine. We are all in pain. As a friend, I'm still in denial. Parang hindi pa ako nakakapaniwala. Ako'y nakikiramay po mula sa aking puso sa pamilya at malalapit na kaibigan ni Ricky. Phone pal ko po yun. Madalas ko kami mag-usap sa telepono. As a matter of fact, before he was rushed to the hospital, kakwentuhan ko si Ricky. I loved him. He was kind. He was giving. And he was actually funny. And the best thing about every time we would talk, waray ang aming salita. And I miss talking in waray. Mopay ang gabi, mopay ang kulop, kumusta ka na, paghinay, paghirot. But Ricky was brave. He was a brave man. He knew his battles. He chose them. Madalas, halimbawa, pag ako'y nagkakaproblema, because this is not an easy business, the entertainment business, the celebrity business is not easy to navigate. Siya lagi yung nagsasabing ayaw. You know, he would tell me, there are things that you don't answer. There are things that you have to ignore. And true to his word, Ricky was very private. He was a very private man in an extremely public world. Totoo po yun. Kaya parati ko sinasabi sa mga artista, sa mga kasamahan na, no, but boy, I have rights. Of course, you have legal rights to your privacy. But as a public figure, the moment you are public, you are public. Pero kung may mga bagay kang maitatago, may mga bagay kang iulamang at ang iyong pamilya, that belongs to you. And Ricky had a big private life in spite of the fact that he was in a very public job. One more thing about Ricky, he never imposed anything on his friends. He didn't ask for favors. I would forever miss him because every time we would see each other in person and every time we would speak on the phone, we would always end it with ingat. In waray, we would say paghinay, paghirot. And I miss you, Ricky. Maraming salamat. He's a great man. From Ricky, let's go to Sunshine Dizon. Mga kaibigan, Sunshine Dizon, kapamilya na. On April 30, Dreamscape Entertainment, headed by Deo Ingenal sa ABS-CBN, announced that she's now an official kapamilya. She will be joining the cast of Marry Me, Marry You with Paolo Avellino and Janine Gutierrez. She also said that she is open to working behind the camera as director for Dreamscape. This is good news. I was surprised. I didn't know that she has plans of directing. Dahil marami tayong mga kababaihan na director, pero bihira ang bago. Tonette Hadaon is there, who's relatively new compared to, of course, the great Luis Guillen, Rory Quintos, Olive Lamasan, Kathy Garcia Molina, May Alvia Cruz, Binibining Joyce Bernal, at marami pang iba. Pero he's hoping that Sunshine does direct for Dreamscape and ABS-CBN. In a recent interview with Pep, Sunshine Dizon stressed that she has no sama ng loob. Wala raw siyang sama ng loob sa kanyang former home network. Pero ito naman itanong lamang, Sunshine. Ang network mo ba? Ang former network mo ba? Walang sama ng loob sa iyo. That remains to be seen. No? And she decided not to share any more details out of respect for GMA. Mula Sunshine, at sana ha, nagtanong lang ako dun sa sama ng loob, sana. It's usually two-way. So, nasabi ko lamang yun because goodbyes in the business are difficult. Are really difficult. Anyway, Celebrity Babies is a season of babies. Isabel Daza is a new baby boy. Baby Valentin, there. April 21, Belle gave birth to a second son in Hong Kong.
and through her eldest child, a kuya party to mark the occasion. Dito ako ano, dito ako natuto, pwede pala yun, because I'm not familiar with a kuya party. Kuya Balti or Balti, Valentin. This is to make kuya feel that he is important, that he has a role, and he should not be jealous. Wonderful idea. Samantala, Georgina, George Wilson's baby girl, Charlotte Arabella Bernard. I don't know how to pronounce the family name. You have to forgive me, George. She gave birth to her first baby girl. This is her third child with husband Arthur. Congratulations. Samantala, first-time dad, Jong Hilario, welcomed the first baby girl, Sarina, baby Sarina, March 27, 2021. Si Jong Hilario po revealed on his IG post that his longtime partner Maya Leviste Azores has already given birth to their baby girl. Congratulations, Jong. Alice Dixon, May 1. Shinare ni Alice ang isang video on her IG account with a caption, "Touch down." Nagbalik na sa Pilipinas ang Access kasama ang kanyang baby A after staying in Canada and the USA. Matatandaan noong April 2, Alice revealed that she welcomed her little miracle after 10 years of wishing and praying. Every birthday daw talaga ni Alice, ang wish na, di ba, we wish before blowing the candles, was for her to have a baby. At 51, she's now a first-time mother. Ngayon, 51, but she looks, 28. One of the most beautiful women in this country. Ngayon ay naka-quarantine ang actress at si Baby A sa isang apartment hotel sa BGC. Kanina sabi ko nga ho, you know, babies are lucky. Isa yun sa ating nakagisnang paniniwala. And I think babies are. Because babies also give us hope. Isipin niyo po. They somehow continue and sustain the cycle of life. It is the reason why it is important to raise our babies into good, responsible, compassionate human beings. To all of you, congratulations. Drop and ask. Drop and ask. Sandali lang mga kaibigan. Happy Mother's Day. I'm looking for the question of drop and ask. Pero happy Mother's Day. Bukas po, April 9. Sabi ko nga, it's not gonna be an easy day because, syempre, pumanaw ang ina a year ago, more than a year ago, and it's not gonna be very hard. But we have a question. Drop and ask. Ano po ang drop and ask? May mga kaibigan tayo. Nag-drop po sila ng mga virtual gifts. And we give them a chance to ask any question they want to ask. At itong mga virtual gifts na kanilang ibinibigay ay napupunta po sa iba't ibang institusyon, mga tao na natutulungan po natin dito sa ABS-CBN. Ang ating katanungan po ay mula kay Aling Karenina. Hello, dear boy. Here's my question po. Fondest memory with your nanay, with your mom, since Mother's Day na po tomorrow, and want to know her more po as you wanted her to be remembered. Thanks, dear boy. Keep safe and God bless. Di ako iiyak. Pero alam niyo po, ang unang pumapasok sa isipan ko, ang nanay po ay guro. She was a public school teacher. And for 41 years, 11 months and 2 days, nagturo po ang aking ina ng grade 1, kanyang mga pupils. Ang unang pumapasok ko talaga, yung memory ko sa nanay, umuwi sa bahay, naghahanda ng pagkain namin sa gabi, pagkatapos nagsusulat na ng kanyang lesson plan. That was an image. That is an image that will remain with me for a long, long time. She was a hard-working public school teacher. Pangalawa, yung US trip namin. Dila namin sa nanay sa United States of America, sa USA, sa US, kami ni Bong. And one of the places we went to, nagpunta kami ng Las Vegas, LA, nagpunta kami ng San Francisco, sinakay naman ng nanay sa limousine because we wanted her to experience how it is to ride a limo. Nanay, tuwang-tuwa talaga siya. Teacher na teacher. Eh, madaldal din yung driver ng limo. Sanay kasi sila sa mga tourists. Ang unang tanong ng nanay doon sa limo driver, "You, are you married? Because I'm not." Tapos tawa. Wow. And our hotel dinners. And I used to do the bus. I did a bus for like 15 years. Pagkatapos ng bus, dinadala ko ang nanay sa yung mga coffee shop, yung mga sa lobby ng hotel, Shangri-La, paborito ng nanay, Sofitel, sa Spiral.
dahil nababanguhan siya sa hotel. Boy, ang bango-bango-bango ng hotel. Iniikot ho namin yan from Mandarin to Shangri-La. Kung saan-saan kami nakakarating, kaligayahan ng nanay ko ang mapunta sa hotel. So yun po, I miss nanay. Hanggang ngayon po, may mga pagkakataon na ako'y umiiyak sa gitna ng araw, sa gabi, kahit saan, pag naalala ko. And I would say, dadaan kaya ito? Until I figured, dahil Mother's Day ito, okay lang. Hanggang sinabi ko, I don't mind not losing my pain. I don't mind being in pain because I lost nanay. Kaya pag, when you lose friends like Ricky, dumodoble yung pain. Because that pain continues to connect me to my mother. So, I love nanay. I know she's in heaven. She's probably just laughing, watching me do this. And sa lahat po sa inyo na nagmamasid at kasama ho namin dito sa The Best Talk, Happy Mother's Day. And make your nanays proud. Love your mothers. Samantala mga kaibigan, punta naman ho tayo sa Kumustahan with Tito Boy. Kumusta ni Tito Boy? I'd like to welcome my guests. They are members of the cast of the musical Rack of Ages of PETA. Please welcome Aisel Santos, Mike Salomon, Jimmy Marquez, and Poppert Bernadas. Hello! Hi, Tito Boy! Hello po! Hello, hello! Magandang gabi! Hi, everyone. Thank you for being here. Jimmy, parang gusto ko lamin lumabas. Ang ganda-ganda mo. pero black green siya ngayon eh. You know, I haven't seen Jimmy in years. Alam mo, Jimmy, when was the last time I saw you? Years ago, right? Tagal. Yes, yes. Years ago, I actually spoke to you when I was in Cebu, and then you judged Miss Cebu, I think. And then I ran into you after the show, and then I said, hi, Tito Boy. And the last time that I spoke to you. By the way, Tito Boy, somebody wants to say hi. Go on. Say hi. Who is this? You He's are smashing. Fan. Thank you. He is smashing. Come on, say hi. Come on. This is Mr. Ben Winslow and Isadora Calzada. Hello, Miss Isa. Is Isa there and Ben? Who's this? Yes. Isa, okay, I'll come back to you. You're not moving. We have problems with your internet. Naka-black screen ka. Mahal na mahal kong Isa Calzado. Medyo may problema tayo sa internet ni Jimmy. He's in Cebu. But I'm really happy to be with you, Jimmy. Mike, Aisel, and Poppert, maraming salamat. Kanina sabi ko, kung meron akong isang regret, dahil meron akong pagkakataong mapanood ang Rack of Ages, nakausap ko, I don't know, I spoke to Maribel, I think. I spoke to, if it was Maribel or Liza, one of the bosses, hindi ko alam kung bakit hindi ako natuloy mapanood ang Rack of Ages since 2014. At isang bagay na pinagsisisihan ko po. Man, okay, sorry. No, my... Tito Boy, 7 seasons yun. Pero this time, wala ka nang kawala. Kasi online mo, na ipapalabas. And here's the thing. Halos lahat ng produksyon ng PETA, pinapanood ko. Tito Boy, parang sinabi mong hindi mo napanood ang 10 Commandments o kaya 18. And for my failure, Mike, I apologize to you and to the world. At sisiguraduhin kung papanoorin ko yan. Okay, para lamang sa mga nanonood sa atin, maikli lamang, kwentuhan natin sila tungkol sa barangay, how do you pronounce it? Venezia? Venezia? Venezia. Ah, Venezia. Filipino accent. Venezia. Venezia. Okay. Aisel, umpisa natin. Maikli lamang para mailatag natin kung ano ang Rack of Ages. Okay. Ang Rack of Ages ay tungkol kay Rack of Ages. Okay. Ages. As in Ages. That's right. Okay. Kwento ni Aileen na isang 19-year-old promodizer. Tapos, ang kanilang leader noon, parang di ba niya siya, kahit mamayagpag na gawaan ng sapatos sa Laguna. Ngunit, binaha sila, as in, ang buong lugar nila, lubog sa baha ng maraming buwan. So, nawala yung kabuhayan nila, naghirap ang buong baryo. Kailangan nilang gumawa ng paraan para makasurvive. So, itong si Aileen, magaling kumanta. Biglang nagpa-fundraiser.
ganyan. O, nakita siya ni Ellen DeGeneres. Oo, naging viral pangarap, siya. Pangarap niya na makita siya ni Ellen DeGeneres para mabigyan siya ng dolyares. Yes, oo. So, nung sumikat siya, yun, nag-concert siya. Nireveal mo na agad yung cut sa dulo, Hazel. Eh, sorry, nakita ko sa dulo kasi gusto ko rin makita ko ni Ellen DeGeneres. Chos. Di ko kaya, di ko kaya yung pa-electric pa ni Jimmy sa likod. Tingnan. Tito boy, I'm so sorry I cut you off. This is, I have friends who want to say hi. We're at the Friends Resort. They just want to say hi. I miss you. Ang laki naman ng Wi-Fi router mo. I love you. Hi Ben. Hi. Oh my God. Mga kaibigan. I just wanted to say hi. Hi Iza. Your number one fan. Call you later. Okay? She's a dear friend. Jimmy, maraming salamat. Thank you. I'm so sorry. Go ahead. I'm sorry. No. Maraming salamat. Okay. So, nagkaroon ng fundraising para doon sa Barangay Venezia na binabaha, na may baha, okay? Yes, okay. Ang backdrop ay yung baha. Because baha talaga, maraming basura. Exploit it. Yeah. Oh, okay. Yes. Eh, syempre, nandun na yung kamalayan sa ating basura, sa ating environment. May politics din dyan. Pero higit sa lahat, may aral na bagaman tayo ay naghihirap ng kaming problema, tayo tuloy lang ang buhay. Yung rock of ages. Kaya very timeless yan ang, dito. Ang rock of ages. Okay. Ang papel mo dito, Poppert, ay? Ano, an Acer is na... Anak ka ni... Love Triangle kasi yan, Tito Boy. Okay. Ako... yung role ni Kenny, kami alternate kami ni Mike, tapos si Acel and si Pepe Herrera. So si Pepe Herrera yung bankero. Okay. Tapos na nanay ko ang kapitana, si Isay Alvarez. Then single mom kasi siya. Tinatawag Isabel. Sabi niyo Isabel pala. Isabel, sabi ko, si Isay. Sabi ko may bago bang taong papasok na Isabel. Sabi ko Isabel pala na pangalan ni nanay Isay. So Isabel. Yun po, doon ko yan lalaro. Tapos yung character ko rin, yung tutulong din para sa ikauunlad ng barangay namin eventually. Okay. So I'll ask you a couple of questions about the character. Jimmy, you play what? I play Jewel, who's the best friend of Eileen, the main character in the story. Okay. I am a shoe designer and very optimistic, ambitious. That's my take on the role. And I played the role for, I think, 6 runs. So I feel a little old to play it now, but I can still like, you know, play it again if need be. This role is very optimistic and there's so much positivity about the character that I play, which I love portraying, Tito Boy. Hence the 6 seasons that I did the show. Okay. Aside from just being an actor, Mike, you're also musical director, tama? Yes. Talk about how what you did with Music of Ages and the musical. That can be kind of challenging. Kwentuhan mo kami, Mike. I think mga 2012, I remember 2012 nung nag-Care Divas pa kami ni Miss Maribel Legarda, our director. Sandali ha, Mike. Katulad ng Care Divas, bumili ako niyan mga 3 to 5 shows. Ayan, oo. Anyway, sige Mike, go. Ayun. So, sinabi, nagiinuman kami sa Peta Roof Deck nung pwede pa. Si Maribel. Oo, mga cast party ng Care Divas. Sabi ko, direct, may lalabas na Rock of Ages, yung film ni Tom Cruise. Gawa tayo ng right. Rock of Ages. Mga kanta ng Rock of Ages. Tapos, joke ko lang talaga 'yon. Oh, tapos ayun, pinatulan nila yung joke. Tapos after a few months, ayun, ginawa na nila ng concept, ng script. Tapos si Miss CB Garucho, game na game siya. So, 'yun, napasubo kami lahat na parang ito na ba 'yon? Ito na ba 'yon? Tapos nung around 2013 nagkaroon na kami ng draft ng script. Tapos ang ganda-ganda niya kasi nga
it was about a debriefing na ginawa ng PETA na pumunta sila doon sa Laguna. Yun yung ginawa namin, fictional na Laguna na 6 months na nakalubog sa baha. So, ayun, ang ganda-ganda niyang vehicle to tell the story. That's right. Mm-mm. Balik lang natin yung comment ng ating kababayan na galing sa London. Because these are the people who can watch Rack of Ages. Hello, Tito Boy, and to the cast of Rack of Ages. Watching from Central London, United Kingdom. Maraming, maraming salamat, Ralph. Sinson. Okay. Napakaganda ng reviews. I know this is not a live interview. It's easier to do this if we were together in one studio. Napakaganda ng reviews. Ang audience feedback is wonderful. Okay, Acel, do you have an alternate? Yes, I do. Lahat po kami. Lahat po kami. All of you, of course, because it's yeah. Okay. So my alternates were Kim Molina, Shira Oxmar, Joan Bugkat, Kim Baluzo, Tanya Manalang. And the thing here, Acel, I think is may drama, may katatawanan, may politika, merong lahat ng issues. Di ba? Yes. Oo. Can we just, I was looking forward to this. I mean, kapiranggut lang, kapiraso lang, bawat isa sa inyo, nang dapat marinig at mapanood ng ating mga kababayan mula dito sa Rack of Ages. And then we will talk about the details. Okay. Sino mag-umpisa? Jimmy, ikaw nga mag-umpisa. Live from Cebu. I'm actually on an island southern part of Batangas. So wow, that's why lovely. The connection is kind of it's not as good as in Manila, but I'm trying my hardest. Would you want to hear me sing or yes, we would like to hear you sing. And the internet is not And Jimmy, the internet is not affecting your beauty, so don't worry. Okay. I love your skin. Gusto kong lumaban eh. Go best. Alam mo, Acel, well, Michael's to. Sabi niya, abay, binababari ni Acel yung kanyang. Ang ganda ko si ni Best. Ayaw magpatalo. Okay, Jimmy, just part of some lines from a song that you do from the musical. Okay, here's this is the part where I showcase my talent, Tito Boy. I do the doble cara because we try to promote Via Venecia. So I do this. Nananaginip ng gisig, nakatulala sa hangin, nagsusumid ng damdamin, kahit halik pa ng patid. Ganon, Tito Boy. Kahit may problema ang internet, ang galing-galing pa rin. Maraming salamat. Jimmy, thank you. Thank you very much. Kasi ang kwento ho dito, dapat ang naging backdrop po nung concert ni Acel. Ano yung pangalan ng character mo? That's I have to research. Aileen. Ay yung baha doon sa Barangay Venezia. Pero may mangyayari po doon sa baha. For you to know, you have to watch the musical. I mean, something is gonna happen at the end of the musical. Okay, let's go to Poppert. Anong song ba? Sige, ito na lang yung in-audition ko sa The Voice. Akala ko ikaw ay aking, totoo sa aking paningin, ngunit nang ikay akapin, naglalaho sa dilim. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may kapal, ngunit ako pala'y naging isang hangal, naghahangad ng isang katulad mo. Thank you. Ay, grabe. Nakakamiss tuloy ang ages. So, kaibigan natin yan eh. Panahon natin yan. Panahon namin yan eh. Mike, ikaw, can you share with us just, you know, part of a song? Actually, wala. Sige. Minus one. Hindi ako ma-prepare eh, pero sige. Ito isa sa mga unang nabuo kong kanta sa ages nung ginagawa, binubuo ko pa lang yung music. Ito yung kanta ni Tolitz habang, imagine nyo si Tolitz nababasa sa ulan.
habang nakikita niya si Aileen at Kenny na naglalandian. Sasaktan ako, oh baby, sa tuwing nakikita ka. Naninipogo ako, oh baby, pag may kasama kang iba. Pagkat ikaw, ang daming naman, aking mundo, ang aking puso, ang aking buhay. Ayaw ko nang mangarap, ayaw ko nang tumingin, ayaw ko nang manalamin, nasasaktan ang damdamin. Thank you very much. Thank you, Mike. Maraming maraming salamat. Wow. Maraming salamat. Isel, ikaw. Isel, how long did you do Saigon? Just for a year, Tito. Ano po? We were a touring cast. So we went to Europe po kami. Nakaikot ka doon. Galing. Yes. Okay. Can you do us part of a song, Isel? Ito yung pang-end habang nakababa na yung shirt. Of course, malaban ko ito. Habang nakipaglaban kay Jimmy Marquez ng shoulder. Okay. Ito ako, basang-basa sa ulan, walang masisilungan, walang malalapitan. Sana'y may luha pa akong mailuluha at nang mapawasan ang aking kalungkutan. Heto ako, basang-basa sa ulan, walang masisilungan, walang malalapitan. Jazz hands. Buti hindi nagising si baby. Ilan lamang po yan sa mga dahilan kung bakit talaga dapat natin panoorin ang Rock of Ages. Ito po ay sinulat ni Lisa Magtoto, Post Ondoy, ika nga. That's what I read about in the materials. Mamaya pag-uusapan din natin because I read the letter of CB Garucho, is also a friend, who hindi talaga tayo pwedeng pumayag na matalo ng virus na ito, ng pandemyang na ito, ang teatro. One of the strongest way to tell the story of a people, the story of a country, the story, our story. Pero bago yan, sino ang mga kasamahan nyo dito? Who are the other members of the cast? Popper? for the streaming cast, kasama po namin si Nanay Isay and Tatay Robert Senya, si Kuya Gi, Ate Joanne, may nakalimutan pa ba ako? Of course, Jimmy, Aisel, Pepe Herrera. And okay. Yun. Uh-oh. For this all streaming right. cast. Pero yun nga yung wish namin sana, Tito Boy, kung alam lang namin na may pandemya, no, kung alam lang natin, lahat na siguro ng alternates, may video na dapat. Kasi iba-iba yung atake right. namin. Eh. So, this is directed this, by the streaming cast. Yeah, this is directed by course, Maribel Legarda. Maribel Legarda. And this is a project of PETA together with OPM, PhilPop, PLDT, Home Fiber, and Food Panda. So, of course, musical director is Mike Salomon. Yeah. Okay. Yes, the great Mike Salomon. Of course. Diba? We'll be streaming. Okay. Go ahead, Aisel. Yeah, we'll be streaming August 31. July 31. August 7 and August 8. So 4 days lang po, two weekends. Pag-usapan natin yan. Ha? Para, Isel, pag-usapan natin ng klaro yan dahil yan ang tanong ng marami. Alam niyo po, ako'y isang taghanga ng PETA. This counts of the heart. Alam ni Lisa, alam nila Maribel yan. Okay. So, ako, I'm not very familiar. I haven't seen anything online.
Ito ang kinakausap niyang audience. Paano ko mapapanood itong streaming na sinasabi ninyo? Ipapalabas po ito sa Ticket to Me. Yes, tapos yun, search mo yung website doon. So it's go again, pakiulit lang, pakiulit again. Pakiulit lang, Ticket to Me. Number two, me. Okay, Ticket to Me. Yan ang platform. So pupuntahan ko yan, and then? And then, hanapin niyo po yung Rock of Ages, and then makakabili po kayo ng tickets doon. Tickets are at 350, 500, and 1,000. So yung 350, when you buy that, may certain number of hours na mapapanood yung Rock of Ages. For 500, 24 hours. And if you buy the 1,000, okay, ito yung special treat. Bukod sa mapapanood mo yung Rock of Ages, na the musical, mayroong live na rock concert. Rock with the rock concert where you will live show. See the Ages band and the rest of the cast members. So live show po yan, August 8, 8 p.m. Yes. This is August 8. So, pag 300 pesos halimbawa ang binayaran, mapapanood na yung streaming ito. Yung limited time lang siya, Tito Boy. May limited time. Okay. Pero kung 500 from pesos... From what date to what date? July 31 to August 8, 2 weekends po ito. So, kung 300 pesos po ang inyong bibilhin, may limited time lang po yun. Kung 500 pesos naman po, 24 hours yung mapapanood sa ganung date na binili ninyo yung ticket. So ayun, so meron din pong tinatawag na ano, Tito Boy, Rock of Ages agents. Like for example sa ating mga hindi techie people, no. So ako po isa din po akong agent. So bibigay na lang po namin yung link sa iyo, Tito Boy, para i-click mo na lang 'yon, then nood ka na lang agad. 'Di ba? Isa din 'yon sa masaya doon. Paano ipapadala ang bayad sa iyo, Popper? Ay, sa ano ko po, video account ko o Gcash. Hindi, alam mo ayan, mga, that makes the process a lot easier. Oo, halimbawa sabihin, mas matutulungan namin yung PETA, mas matutulungan din namin yung PETA, Tito Boy, kasi bumibili kami ng bulk. So, ayun, para maghikayat din kami ng tao to watch pa the shows. Okay, online. So that's from July 31 to August, 2 weekends, July 31 until August. Eight. Okay. Eight. So, 300 pesos po, mga kaibigan, sa pagkakaunawa ko, pag 300 pesos, halimbawa, August 31, bumili ka, limitado yung oras. You pay 300 pesos within this time frame, mapapanood mo yung Rock of Ages. Okay? Yes. Pag bumili ka ng 500, halimbawa, August 8, bumili ka, 24 hours, pwede mong panoorin. Yes. Okay? Ticket to Me. Pag 1,000, hindi lamang yung Rock of Ages, you also get the chance to watch a concert. Yes. Yes. On August 8. On August 8. Yes. With the Ages Band. Oh. Mm-hmm. Kung parang na siyang cast party. Parang cast party, Mike. Tama. Oh. Yes, yes. Ang galing naman. So yun po mga kaibigan, klaro, kanina nga sabi ko, if there's anything that we have to talk about is how can people watch this show? Baka kagalitan ako ni CB Garuzo at hindi klaro. Okay? So, kailangan 300, 500, 1,000. Alam na ho natin ang pagkakaiba. You go to the platform Ticket to Me. To Me. Okay? Yes. Mahirapan ka, get in touch with an agent like Popper who can help you, you know, get the link. Or pwede kayong pumunta sa Facebook page ng Philippine Educational Theater Association. All right. So, meron doon nakapost yung link, yung pinaka-link para bumili ng ticket. It's www.bit.ly Rock of Ages Streaming. Yun, nakalagay doon. Nakapost sa page ng Philippine Educational Theater Association yung link para bumili. So, yun ang pinakasimple. Pag kinlink nyo yung link na yun, pupunta na yun sa link ng Rock of Ages para bumili ka ng ticket. So, lahat ng ito, mga kaibigan, ay ginagawa ng PETA para mas mabilis at mas madali
including people who are not familiar with the online, you know, who are not digital natives. Ika nga, yung mga tamad, ay, yung kung naman nood, hindi. This is going to be easy for you. So una, you can go to the page of the Facebook page of PETA, and you will have a link. Number two, you can go to Ticket to Me. Number three, you can go to the agents. And all you have to do is pay 300 or 500 or 1,000, and you have great, grand, wonderful entertainment. Okay, rack Tito, of ages. Yes, Jimmy, Tito, go ahead. Yeah, correction lang. It's 350 actually. 350, 500, 1,000. Okay. So sorry, 350 pala. Jimmy, it's abonado ka pa. 355. 355, 5 pesos. Goes to me, Tito Boy. Para sa curls niya. But I love to Tito Boy, sobra kami nga. Okay. Yes, Robert. Sobra kaming excited at the same time emotional kasi very timely ang pagpapalabas ng Rock of Ages lalo na sa panahon ngayon, no. That's right, Rock of Ages, DJ Mike, stay safe everyone. Go ahead, Popper. Ang hirap-hirap ng mundo ngayon and nung nabasa ko nga na it's time to hope again and hopefully itong palabas namin ay makapagbigay kami ng ngiti, ng pag-asa sa ating mga mamamayan all over the world. So this time mapapanood na ng ating mga OFW. Kaya suportahan niyo po kami, Rock of Ages, July 31 to August 8. Kanina, I started to talk at Chess Canipal. Gustong-gusto ko mag-enroll sa PETA noon pa. Oo, super. Cheska, manood ka muna ng Rock of Ages. That's how you kahit start. Kahit ngayon, meron mga mo, PETA online workshop ang PETA. So, join ka pa rin ng mga workshops. Yeah. No, at saka, yun yung sinasabi kanina. That, you know, I had this conversation with a friend and he was saying, alam mo, there are moments na tayo na ito, ha, that we're able to talk about it. Ako, I don't have proclivity to depression. I mean, praise God, salamat sa Diyos. But there are times I wake up na ang baba-baba. And my friend was saying, alam mo boy, parang ang dilim. Ito yung mga pagkakataon, watch a play, watch a musical. And this is one of those things that we should do. And doon sa mga nagsasabing, pero boy, ang hirap eh, may mga link, may mga... No, it's not difficult. It's easy. Madali lang po. Sabi nga ni Popper, tumawag kayo sa akin, I'll buy the ticket for you. Yeah. So there are ways of finding tickets. So, guys, maraming salamat for all that you do for this country and all that you do for the theater. Maraming salamat. Jimmy, Popper, Acel, and Mike, thank you. Thank you for having us. Thank you for having us. And hello to Miss Calzado and to Ben. Maraming salamat. We'll do. Ben, your number one fan. Yeah. Ana Marie from California, maraming salamat. Ayan po mga kaibigan, huwag po natin kalilimutan. And I'm really serious at the bottom of my heart. Watch Rock of Ages. And I'm not saying this because please. I just want to say, no, you have to watch. There, video on demand, Rock of Ages. Nakakamiss. July 31, August 1, 7, and 8. There is no excuse anymore. Sabi ko ako, nagsisi ako in the last, what, 7 seasons. I didn't get it. Hindi ko alam anong nangyari. Hindi ko alam bakit hindi ko ito napanood. One of the best from PETA. Again, guys, maraming salamat and be safe. All right? Thank you, Tito Boy. Thank you. Good night. Salamat. God bless. Maraming salamat. God bless. Thank you. Thank you very much. Ay, nako. I promise I'm gonna watch Rock of Ages. Totoo yan. If Maribel or Lisa, you know, is watching. No, I will watch this. And I want to watch this with my family. Sarap siguro panoorin, di ba? It becomes a family affair. I want my niece, I want my partner Bong, I want, you know, everybody in the house to be able to watch this. I think that's also the advantage because even you, sana tama ito, even if you pay 300, 500, 1,000, you can bring along, you know, your family. It's worth it. Sa pagkakaunawa ko lamang po. Can I say hello to some people? Beth Patena, shout out po ito. Ke Loreto, Roland Lerum, Sir Roland Lerum, M. Linao, Aiza Kagulada Corilla, Bernardo Family, Ayesha Sikataha, Minerva Hatulan, Chels Orak, maraming salamat, Vicente Malinao, Ivy goes 722 S, is this 5 or S?
5456. Cindy B. Sarsaba, Rovi Girl, thank you. Twink Banzuela, Julie Espina, Kay Bolf, Gigi Dragunan, Marjorie Nicdao Aloya, Manta 143, Jennifer Balanza, Anna Marie, kanina, maraming salamat, nakita ko yan. Chris 041508, It's Me Jen, Ilona Zil, Chubby James, Princess Romel Raka, Ramil Palaez, Leticia Zulweta Marichu, Shishinohe. You have to forgive me. Pag-pronounce mga names na ito. Yuchan Sis, Ange 40, Eva, Arnborg, Forsberg, Russell, Marcelino, Call Me Bench, Juana Petra, Teovin, Joanna Bagra, Mike Dodds, Love, Rain, 199405, Nenith, Mangubat, Nyo, Dadrak, Meshi, Lanting, Antago. Guys, thank you for being present, for finding time. Rico Riel Rotairo, happy Mother's Day. Queer boy, we love you so much. Take care and God bless. I love you too. Thank you for your love and support. MJ Lastimosa is with us. Hi, MJ. I miss you. Meshi Lantingan Tagoy, Cecil Bellio, Susan Labrador, Sally Del Rosario, Chef Chris 16, Julieta Colgado, Linka Dorna, Castillo 03, Nans, Gab Pangilinan, Rain 1864, Gabsela, Carlos Silang, Ralph Angelo Sinson, Lemuel Villanueva Mart, Boho Lubians, Pinky, Dr. Gez, Onay, Nanay Raquel Ferrando, Love Fukuda, Suarez Star, User 8675708, Nino or Nino 79, Sleepless 1974, Liza Bacason, Madrienes, ikaw ba ito, Liza? Nat Sarangaya, Marieta Agpoon, Stacy Marieta, Stacy Porinton Jr., Loriel Gukong, Nenita Alfonso, Ting P. Garcia, Sazi Sasa, Carla May, J. Lucero, Zian 6. Is it 6 or G? 6. Darwisa, Judian Tolibas, CJ Zyros, McKay Bear, Marites Peñerochua, JP Baracchio, Casey Cinco, 2015. User 688-2180, Anita MacLeod, Melisa Pimentel, Ligay, Lia Gazi, X Mendoza, Ches Canipal, Alma Lee, Marcos Patimo, Carlon Tian. To all of you guys, thank you. Maraming maraming salamat. Samantala, we're ready now for... okay. So... Alam niyo po, again, I just want to go back to Rock of Ages. Sana'y supportahan po natin ang PETA. Kailangan po patuloy. Magpatuloy po ang teatro. Katulad ng PETA, napakaganda po ng kanilang ginagawa. And I realize, ako talaga, it's what a shame. Can you imagine, since 2014, I haven't been able to watch Rock of Ages. I cannot imagine why. I always had excuses. Naalala ko the last time I was supposed to watch this with my friends. Sabi ko, hindi ko alam kung bakit natuloy. And happy Mother's Day tomorrow. Every day should be Mother's Day. Jam Lingad Mercado. Advance happy Mother's Day to all mothers watching and to their sons and daughters. Treat them to a Rock of Ages live stream. That's right, Jam. They will surely enjoy the show. That's one. Tama yon. I mean, you know, spend time with your family. Tawag ni Ariana Huffington dyan ay tend to yourself. Tend to yourself. Take care of yourself. And one way is to bring your whole family and allow them the experience of theater. That theatrical experience is good for the soul. Ang sarap niyan. Ako, I'd like to bring my whole family to watch Rock of Ages. Mama Ella Quintana, happy Mother's Day. Ate Nene, I think, is watching. Ate Nene Manalo, Mama Ella Quintana, happy Mother's Day and God bless you. Sabi ko nga, I pray to God, love your mothers, hug them, embrace them, and make them proud, make them proud. Make your nanay proud. Samantala mga kaibigan, we're now ready for our next portion here on our show, My Keika. Sarap.
Mike Aka. Okay, I'd like to bring in our guests, young director Carlo Obispo and one of the best actors, character actors, Arnold Reyes. Hi, Carlo. Hi, Arnold. Magandang gabi po. Hello po. Magandang gabi. Wala ka. Hindi ka naririnig, Arnold. Okay. Magandang gabi po sa inyo lahat. And thank you for having us. Welcome to the best talk, Carlo and Arnold. At, thank you po, Tito Boy. Isang malaking kasiyahan ang makasama po kayo. Dito sa My Keika, may mga nagtatanong, why did you like that particular portion of the show? Actually, initially, ang gusto namin dito ay to be able to help connect. May mga producers naghahanap ng artista, may mga musical directors naghahanap ng singer. So we wanted to put them together. So Jonathan Manalo has been here, Eric Santos has been here, and many others. So we invite people to be here because we want to match. Malay niyo, may naghahanap. Alam niyo po mga kaibigan, may proyekto tayo. We have a project. It's a music video short film based on the song of Jonathan Manalo, which was originally interpreted by Eric Santos. Ito po ang awiting Pagbigyang Muli. Gagawin po ito ngayon na MTV short film to be directed by Carlo Obispo. And of course, it's going to star Arnold Reyes. Bakit sila nandito ngayong gabi? Dahil susubukan lang namin, naghahanap kami ng isa pang aktor na makakatambal ni Arnold dito sa kwento. Hindi muna namin ikukwento, basta. Pagbigyan Muli is a song. And this is going to be a series, hopefully, pag kami nakahanap ng pambayad sa aming mga... Sana. Pagpapalitin na ito ng TFC Arnold. Tuloy tayo. Okay, Carlo as a director, I just want people to know, what have you done? What have you directed, Carlo? I did my first feature way back in 2013, entitled Purok Siete for Cinemalaya 2013. Diyan ka sumikat eh. Maganda yun. Napakaganda ng pelikula yan, Purok Siete. So Cinemalaya baby ka. And then what happened? Yes po. And then of course that was the first time I worked with with Arnold, no. Yes. And then my second feature is entitled Gasping for Air, which was released last year on Netflix. 1, 2, 3 Gasping for Air. Wow. And recently and nag-opening film din po siya sa Cinemalaya in 2016. All right. Then I did some couple of shorts, music videos, and ang pinaka-recent ko was it's a BL series called Better Days. Better Days. Yeah. Ilan lamang po yan sa mga nagawa ni Carlo at marami pang iba. Si Arnold naman, ikaw Arnold, as an actor, I know you're not expecting this question, pero as an actor, you've been in the business for quite a while. Si Arnold po ay hindi lamang actor, he composes, yes. At marami pang iba. Pero as an actor, if I were to ask you now, ano yung trabaho, halimbawa, tatlong pelikula that you're proudest of? Number one, yung Graceland. Kasi first, because of that film, nakarating ako ng Amerika. Nagkaroon siya ng commercial screening sa Amerika noon. At saka nag-premiere kami sa Tribeca International Film Festival. Ito, so, Arnold, yung kwento tungkol sa yung Graceland? Driver ako ng isang congressman. Tapos, kidnapin dapat yung anak niya. Sa kinasamang palad, nakisabay yung anak ko sa minamaneho kong sasakyan, ang nakidnap yung anak ko. So hindi ko ngayon masabi sa congressman na ang nakidnap ay yung anak niya pala, hindi yung anak ko. Okay, all right. So yun ang Graceland. Pangalawa, yeah. Tatlo ang ating hinihingi. That was directed by whom? Sino ang nag-direct nun? Directed by Ron Morales. Naalala ko. Si Ron Morales ay isang taga-America, Filipino, na nagpunta dito para mag-direct ng Graceland. Okay. Ano pa? Okay. Ang Purok Siete ho na natin isama. Kasi kasama natin ngayon si Carlo eh. Oo. Ako, pangalawa sa paborito ko yung Astig. Ginawa para sa Cinemalaya 5. Hindi ko in-expect na mananalo ako doon ng Best Supporting Actor for Cinemalaya. So, yun yung pinaka-memorable sa akin kasi... Anong year yun, Arnold? Nag-aral ako ng Chabacano. Talagang
Yeah. Ano nyo yun, Arnold? Parang buo yung character, ginawa ko lahat para sa pelikula ngayon. Arnold, anong year yun? Parang 2012. Tama. Yes, 2012. Oo. Merong trivia lang yan. Kasi ako po ang nag-produce nun. It starred Dennis Trillo, si Arnold, si E.A. de Guzman. Sino pa? Si Lucero. Si Sid Lucero. I was very proud because it was the first indie film that I produced. I think, kung tama. Itong si Arnold, palibha sa kaibigan ko to, ayaw na dun sa role na yun. Oo, ayaw niya dun sa role na yun. And then, may walk-on part pa ako dun sa kanyang portion. Nalala mo? Oo, yes. May walk-on part ako. Ipina-edit ko ba o hindi? Nandun ako? Hindi, nandun. Nandun. Ikaw yung bumibili ng mansion. Okay. And then, na himasmasan lamang itong si Arnold nung nanalo siyang best supporting actor. Ayun. Kaya naniwala siya sa amin. kasi naman habang ginagawa mo ang isang role, hindi mo naman iniisip yung award eh. Parang binibigay mo lang yung best. Tama. So, yeah. Nung nanalo ko, parang oh, maganda nga pala talaga yung role. Doon ko lang na-realize. You don't go to the set and say, I'm gonna do this scene well because I wanna win an award. Directed by G.B. San Pedro. Okay, ang pangatlo. Ang pangatlo ay Birdshot. Kasi... Sino kasama mo doon, Birdshot? Si John Arcilia, tsaka si Mary Joy Acustol, directed by Mick. Si Mick Hale Red. So, yun naman ay nanalong best film sa Tokyo International Film Festival. And because of that, nakarating din ako ng Japan at nakaten ng Tokyo International Film Festival. At nakita ko si Meryl Streep in person. Galing. Pero ako, isa sa mga paborito kong pelikula na nagawa mo yung... Sino yun? Yung gwardiya kayo? Ni Coco ba yun? Ah, yes. Kondo. Kondo. Sino kasama mo doon? Coco Martin? Aloy Adlawan. Aloy. Si Coco ang kasama mo doon, di ba? Yes, kasama ko po dito si Coco Martin. Na bagong-bago pa. At si Vice Ganda. I love that film. Gusto ko yung pelikula yan. Pero ito naman, napapag-usapan natin, Carlo, ngayon. At saka napapag-usapan natin ang mga pelikula. Si Arnold kasi, ang daming pelikulang nagawa na at ang daming nakahalikan. Hindi totoo, Carlo. Ang dami niyang nakahalikan. Doon halimbawa sa Batang Pause, it's still there. Lalo na ngayon, nasa YouTube, di ba? Halikan. Hindi ka ba napapagod sa mga... Ito, may Jay Verispe on Kumu. Arnold, crush na crush kita since 10 years old. JV Erispe. Ayan, sinabi ko na kay Arnold. Pero how do you prepare? Carlo, this is for you and Arnold. How do you guys prepare for kissing scenes in movies? Halimbawa, lalo na pag halimbawa kapwa guy ang kahalikan mo. How do you prepare for that? Ako muna yung sasagot, Carlo. Actually, yun yung pinaka kinakabahan ako sa lahat na parte ng shoot. Parang ang pakaramdam ko noon, yung alam mo yon, yung bagong mangyari yung eksena, yung parang ako sasakay sa roller coaster. Kabadong-kabado ko. Tapos ang ginagawa ko, kinakausap ko yung co-actor ko na sinasabi ko sa kanya na huwag tayong maiilang kasi ang gaganda na ng mga eksenang nagawa natin before dito sa eksenang to. At kung dito tayo sasablay at mukhang hindi tayo komportable, mababaliwala lahat yon. So, ayun, yun yung way ko para maging komportable siya at maging komportable din ako. As long as kailangan sa eksena, gagawin ko. Pero Arnold, ano ang iba't ibang reaction? Iba't ibang responses ng ka-eksena mo? Because not everybody will say, oo, tama ka, Arnold. Oo, you know, ganun. Ano ang iba't ibang reaksyon? Sa experience ko, kasi si Sid Lucero, nung naka-eksena ko sa Halikan, hindi na kami nag-usap eh. Kasi si Sid naman, napakagaling na artista. At alam kong handang-handa siya dun sa eksenang yon. Nung sinabi na action, ayun na lang, nangyari na lang. Ginawa namin ng walang pag-alinlangan. And also, Paolo Paraiso. Si Paolo, dahil first time niya sa eksenang ganun, nakita ko na kinabahan siya. Pero bilang artista, nung narinig din yung action, lumaban na rin siya. So ayun na, nangyari na rin. Si Fino ang kinausap ko. Kasi sinabi ko kay Fino Herrera. You talk about Fino Herrera.
Sabi ko, Fino, sinabi ko sa kanya na huwag ka may ilang, nagawa ko na to ng ilang beses para to sa ikagaganda ng pelikula at ito ay pelikula mo. So, okay, pagandahin natin pareho. So, yun. Sino, sino ang pangarap mong makakissing scene pa? No, biro lang, you don't have to answer that. Kailo, ikaw. Gusto ko sagutin ko. Aba, oo, ikaw din. Kailo, next time. As a director, how do you prepare for scenes like that? I agree, no, dun sa sinabi ni Arnold, napaka-importante na i-work out yung comfortability nila sa isa't isa. Ako po kasi, Tito Boy, medyo ang mga artista ko most of the time, mga baguhan. So, unlike kina Sid or kina ano, yung mga veterano na kahit na on the set mo siya na ano, parang ready sila all the time na magkipag-kissing scene. But working with new actors, with young actors, is a totally different thing. Kasi, syempre, mahihiyain pa. Even nga yung pag-arte mismo, medyo i-workout mo pa yun eh. How much more yung mga kissing scene. So for that, medyo nag-extra effort lang talaga kami sa preparation ng mga actors. Not only sa kissing scene, pero yung relationship nila mismo as magka-eksena. Like for example, yung BL na ginawa namin, dahil hindi talaga sila magkakilala at all. Like para siyang blind date. Magkikita lang sila for the first time sa shoot na mismo. Eh lalo na ngayon, pandemic pa. Eh alam ka na pagka mag-eksena ka ng ganun, kakapakapain mo pa or something. We have a very limited time shooting na kasi meron na tayong bagong guidelines, hindi na pwede yung 24 hours na nag-shoot. So pagka ginawa doon sa eksena, kahit first time nila mag-meet, dapat ano na, wala na masyadong kapaan pa. So nagpe-prepare na po kami. Ang ginawa namin with Better Days, the BL that I did, nagpe-prepare na pa kami online. Like nag-program po talaga kami together with my acting coach ng parang online courses for them to build that rapport so that the first time na mag-meet na sila in person, wala na po masyadong inhibition. So, yun po, malaking oras po yung inilalaan namin preparing the actors para maging comfortable talaga sila sa isa't isa. Oh, that's right. Preparation is key to... Ako naman, napag-usapan ko lamang yung kissing scene dahil that's intimate, no? Yung iba nga, halimbawa yung mga eksena, I remember who was this actor who said... Tom Hanks. Na napaka-importante. We're not even talking about intimate scenes. We're talking about the ordinary scenes, no? Between actors, among actors. Sabi niya, I hope I'm right, ha? I stand corrected kung hindi tama ang aking pagkakaalala. He was having a conversation with Viola Davis na sabi ni Tom Hanks, you cannot forget your line. You cannot not know what you're supposed to do because all you have to do is drown in the eyes of your co-actor. I mean, tingin ka lang sa ka-eksena mo, alam mo kung ano ang gagawin, di ba? So, that rapport is very important. Ngayon na pa, nahihilig ako ngayon sa kapapanood ng mga interviews ng, you know, the best actors in the world and how they do what they do. Napagkwentuhan nga namin ni Arnold ng isang gabi. So, whether it is, pero ang kissing scenes kasi, ibang level because may emotional at may, at may physical preparation. Because you have to show respect. May mga artista, limbawa na, you know, actresses would say, you brush your teeth or you gargle with mouthwash. Importante yun. Because that's importante your way of showing respect. Di ba, Arnold? Yes, yes. Pero ang hirap magsabi niyan sa co-actor, huy, mag-ano ka muna. You have to take it, di ba? You have to do it on your own. But anyway, we're just talking about how it is to be able to do some scenes. Ngayong gabi po, mga kakumo dito sa Kumuniverse, ay meron ho tayong inimbitahan ng mga batang artista dahil they are Kumu streamers. They have to be a Kumu streamer to be able to participate. I don't call this an audition, but nais ko lamang makilala nila si Arnold at si Carlo dahil naghahanap tayo ng isang artista. Malay natin, through this show, ay makahanap si Carlo at si Arnold nung hinahanap nilang artista. So I'd like to welcome, sabay-sabay ba? I'd like to welcome Spencer, David, and Aki. Kaluwi ko na lang magsabi kung sinong mauuna, ha? Hi, Spencer. Spencer, hello, good evening. Kire Carlo at saka si Arnold. Hi, Spencer. Hello po. How are you?
Okay naman po. There. Okay. So, Inyaki is there. Inyaki, can I call you Aki? Yes po, go ahead, Tito Boy. Kahit okay, thank you. Nikilig ako. Sorry. Aki and David. David, is that David? David? How do I pronounce that? David po, Tito Boy. David. Guys, thank you for being here. Maraming salamat. I'd like you to meet Carlo Obispo and Arnold Reyes. Arnold is an actor. Carlo is a director. Katulad ng sabi kanina, they're doing a material, or we are doing a material, dahil kasama ako doon. We're doing a material, and they're looking for another actor. They're looking for another actor. Pangarap namin dito sa The Best Talk, dahil napapanood tayo sa TFC, Cinema One, sa iba't ibang platforms. We are hoping to be able to cast. Diba? Ako kasi, na-realize ko, Carlo, halimbawa, kahit sa ibang bayan, especially in Hollywood, no matter how big a star you are, hindi naman, may mga exceptions. But people read for parts. Why is it important, Carlo? That you know, people read for parts. And I was surprised. Akala ko pag sikat na singat ka na, you don't have to go and read for parts. Why is it necessary, Carlo? Share ko lang yung first na experience ko nung baguhan akong director, Tito Boy. Kasi coming from probinsya ako eh. So wala akong masyadong mga kakilala na artista dito sa Manila noon. So na-meet ko si Arnold doon na siya sa Cinemalaya. That time, kaka-award lang niya ng Best Supporting Actor sa Cinemalaya. Oo. Yeah, sa Cinemalaya. Pero ako, na taga probinsya, hindi ako aware masyado sa nangyayari doon. Anong sa Manila. Probinsya mo, Carlo? Sa Kamiling Tarlac po. Wow, okay. Kamiling Tarlac. So, in short, pagka kahit Arnold Reyes na siya during that time, pagka hindi siya pumunta sa reading or sa audition, I might not be able to meet him. And ang dami din mga, and Cinemalaya Festival is always, you know, that time mayroon pang young director. Ano tawag na? New breed eh. So, new we were breed. Composed of young directors, young and new directors na pwedeng hindi pa kami talaga familiar sa mga kahit may mga pangalan ng mga artista. Okay. Ganun. So that I think that's one. So pag may mga nagtatanong sa akin kahit yung mga naging actor ko na is it practical na pumunta ba sa reading na to ganyan ganyan. Pumunta ka lang kasi hindi mo din alam yung director na yan, baka hindi ka pa nakikilala or baka hindi ka pa niya nakikita in person okay. Or something like that or pwedeng hindi mo naman nakuha yung part na yan pero maaalala niya yan like 2 or 3 years after or even sa next na project niya, which also happens to me na Tito Boy kasi may mga nag-audition minsan sa mga films ko na hindi ko nakukuha pero after susunod na projects mga ganyan naaalala ko eh and then pinapatawag ko ulit Carlo, alam mo Carlo, huwag na tayo lumayo. Si Elijah auditioned for Kalel ni June Lana. And the first time he auditioned, hindi siya gusto. Mm-mm. And then when they finally shot the movie, naalala siya ni June at sinabi, you know, can we call that boy again? And then when he auditioned and when he said, Direk, I auditioned already, sabi niya, you're a different boy. And that's where he won the Urian Awards. Diba? So ito lang ang ano, because I wanted Inyaki, I wanted Aki, David, and Spencer to understand that... kasi sa Cinemalaya, I produced a couple of movies. Mm-hmm. Yung ki JMD Guzman, Intoy Shokoy. I produced Intoy Shokoy. And there was another one, Arnold. I also produced the last movie of, sino ito? Of the great Mario O'Hara. Ang paglilikas si Andres Bonifacio. Mm-hmm. Meron kami, when we were, ang napakahirap mag-cast. Halimbawa si Aki. Ang galing-galing ni Aki. Pero, hindi tugma doon sa role. Ito naman hindi masyado magaling, pero makikitaan mo ng potential na parang bumabagay. So, reading for a part is very important. And that's what's gonna happen today. But let's start first with Aki. Aki, tell me something about yourself. I mean, have you been acting for quite a while? Yes. Good evening po to everyone, Tito Boy. Ako po kasi, to give you an idea, I was discovered during pandemic, Tito Boy. BL, yes po. So, parang I was fortunate and I was blessed, should I say, na blessing in disguise yung COVID-19. That was last year, my first series. So, I've been doing commercials, tapos medyo into business then. Tapos nung time kasi na pandemic, that was that time, and nag-boom si TikTok po, no?
So dun po yung tinry ko lang siya. So hindi ako, I mean, I don't see myself as an actor talaga. Parang bored ka lang, gusto mo lang, alam mo yun, try something. Yung mga typical millennial, di ba po? And then I was... How old are you, Aki? I'm sorry. I'm 22 na po ngayon. 22. Okay, all right. Yes, so going back, yung first role ko po is ABL, and I was thinking that before, it is something new eh. It's a new genre po, Tito Boy. And medyo itong, I mean, here in Manila or here in the Philippines, medyo hindi pa ganun ka-accepted ang mga BL, or should I say yung mga LGBT, ganun sila before eh. Pero I'm really grateful lang talaga nung time na pandemic, dun na uso yung mga BL from Thailand. And yun, nakuha po ako, and hindi ko pa-expect na magiging lead actor ako kasi wala po ako experience talaga. So dumaan po ako sa process na talagang nag-workshop, no? Virtual workshop actually, yung first kong workshop. So it's really refreshing because Aki started last year, and yes, di ba, napakadami ng possibilities. Actually, Aki, para lang ito, because I did a paper on this, Carlo, hindi ko na-mention sa'yo. We're not doing a BL, ha? We're doing a music video na short film. I just wanted to qualify. But of course, the actors are two actors. Mm-hmm. Ang BL actually started in Japan. Mm-hmm. Yes, it started in Japan, you know. And it was originated by women. Mm-hmm. So the directors of they were called GL, girls in Hindi BL. Mm-hmm. Women directors telling stories about women. Yes. Pero alam niyo naman kung gaano ka-konservatibo ang Japan. Hanggang yung women were doing already materials on men, hanggang naging men, and then men na ang mga artista. And then it traveled to Thailand, it traveled to Taipei, it traveled to other places. Of course, pumutok ito ng husto sa Thailand because it could not go to South Korea because of the culture. Yes. Naalala mo si Mario Morer? He did one of the first BLs in Thailand. Love of Siam. Yeah, right. Okay, yun ang kwento doon. David Ikaw, what is your story? Hello po, good evening po, Tito Boy. Hello, and good evening. Carlo, Arnold, if you have any questions, please, feel free to ask your questions. Yes, David, go ahead. Ayun po, Tito Boy. Kagaya po ni Kuya Aki, I started lang din po halos last year po during ECQ. Gumawa po kami ng isang short BL film. And then, actually, Tito Boy, nilaban namin siya dito sa Philippines, sa VHF, kay Dr. Carl Balita Production. And all the proceeds po will go directly to Mobile Fund to help those displaced media workers po during those time po. So and it was then, produced by Carl? It was produced by Carl? Hindi po. Ah, hindi. Ito, boy, okay. Parang, right. Carl is a friend of mine. Sinari lang po namin siya. Yes po. Ah, and doon. Then, yun po. Yes, apa. Parang dun po namin siya unang ni-release. And then, after po nun, nilaban na po siya abroad. And I think, dito ba nilaban siya sa ano eh? Sa USA, Thailand, Canada, India, and Portugal. And we won 2 Best LGBT Film Awards po sa ano po. Anong sa title USA nito, and David? Thailand. Anong title ng material na ito? Tayo Makeshift po, Tito Boy. It's all about... Tayo Makeshift. Yes. Okay. Yes po. Yeah. And ano po siya dito ba? It's all about mental health awareness. Short film. Yes. Okay. So may mga advocacies. I know, Aki, you support HIV awareness. Tama? Yes po, Tito Boy. I read that in your materials. Okay. Spencer, ikaw. Ano naman ang iyong kwento, Spencer? So first, I would like to say good evening to all of you. I'm Spencer Abadilla, 22 years old from Lucena City. So yun, Tito Boy, I already have my BL series, which is yung Kumusta Bro, directed by Riel Florido. And katrabaho ko po dyan sina Sky Kizon, sina Alan Cecilio, at marami pa pong iba. Ayun, before ako magkaroon ng BL series, nagsimula to nung pandemic din last year. Oh. Nanonood ako ng Together the Series po, yung sa Thailand, yung BL series na nga po. Flight attendant pa ako before. You flew for PAL, so, right? Oh. Right after, yes po. So right after
na magkaroon ng retrenchment sa company namin, I decided na bumalik ako sa artist industry. So since nagkaroon ako ng idea sa ano sa BL series po, nag-try ako na mag-audition, which is doon na nga po sa Kumusta Bro the series, and thanks God na nakuha po nila ako as one of the cast. Oh, how old are you, Spencer? 22 how po. Old are you? 22. 22. David, I think kaming tatlo, 22 po. David, you are how old? 22 years old po, Tito Boy. 22 rin? 22. Yes po, Tito Boy. Ba't ka nagkuya, David? Joke lang. Nag-react tuloy si Aki sa'yo nung sinabi mong kuya. Okay, but you know, I'm glad because we're working with very fresh, very young actors. Andyan yung that sense of wonder is very important. Di ba? Yung sense of wonder na, wow, the infinite possibilities of the business. Carlo, what would they be doing? Paano ba? Paano natin gagawin ngayong gabi? Alright, so nag-prepare, meron po tayong pre-prepare na script for them to read. So magbabatuhan po sila ng mga linya with Arnold. Wow. So they will be reading the same lines ng character, pero I asked them to parang give different approaches or atake sa pagbabasa. So like what we do in the usual auditions, ganyan. Magbibigay sila ng sarili nila interpretation, then we can ask them to like maybe give a different attack if necessary. Pero what do you want to remind them, Carlo? Kanina po, Tito Boy, nasabihan ko sila na enjoy lang, enjoy natin ito. We actually parang gusto nating ipakita sa mga tao or sa mga nanonood how it is done, how do we prepare for reading or for audition, ganyan, para maging familiar lang din sila. And it's okay. Very important na ma-enjoy natin siya. Lalong-lalo na kung may mga baguhan dyan na medyo natatakot-takot pa. It's not really like that eh. Na-enjoy siya and nagiging masaya tayo during the process. Totoo ba na delayed na ang shooting ng material na ito dahil hindi kayo makahanap ng isa pang aktor? Ito na lang kasi ang kulang, ano? Tama ako? Ito na lang talaga yung kulang. Jonathan Manalo of Star Creative, of Star Music, is ready with a song. Yeah. And then Anton is going to sing the song. Yeah. So, ang hinahanap na lang talaga yung one, the other character. Tama? Mm-mm. Mm-mm. Okay. So, Direk, sino ang mauuna? I think David. Aside na kanina, Spencer. Sino bang mauuna? Si Spencer. Yes po, Spencer. Okay. Po. Okay. Sige, Spencer. Basahin muna natin para sa mga nanonood din. Okay lang po ba, Tito Boy? Basahin muna natin with Spencer yung the entire ano. Yeah, oo. Parang ordinary reading lang muna. Okay. Ordinary reading lang muna. And then we'll do a short analysis lang po, like what they understand about the story, or yung at least yung what they can tag dito, parang what characteristics they can get from this short scene. Okay. But you don't have to repeat that anymore with David and with Aki. Only once lang po. Only once, para they have an idea already of what you're looking for. Okay, go ahead, Carlo. Alright, so basically it's the story, just a short introduction about the story. No? It's the story of a professor meeting a younger guy, and they're going to spend some time in the villa. So magkakaroon sila ng dynamics. So okay, this is just a scene I entitled The Confession. I'll read the description, and then Kenjo, Spencer will read Kenjo, and Arnold will read Arvin, or Professor Gibar. All right. Kinakabahan ka ba, Arnold? Ha? I'm joking. I'm joking. Okay, go ahead, Carlo. Go ahead. All right. Scene. Exterior garden night. Malalim na ang gabi. Nababalutan ng katahimikan ang hardin. May malamlam na ilaw na tumatama sa may chapel. Malayo ang tingin ni Arvin or Professor Ibarra, that's Arnold, habang hawak nito ang isang beer in can. Kenjo. Direct, do weeks na ba ito or ano pa lang naman? Basa lang muna, Spencer. Sige. Okay. Umiinom ka din pala. Mapapalingon si Arvin.
Yeah. You want some? Huwag muna umarte, nakaka-tense naman, Arnold. Basta lang muna. No, no, I'm okay. Cold reading. Grocery list. Tama ka ba? Ako ang kinakabahan eh. Okay, go ahead. Actually, parang nakakakabangan siya. Nakakaba naman talaga yung mga reading, lalo na pag first day sa set, first take. Ako sa experience ko, lagi kong kinakabahan dyan. Okay, go ahead. Basa lang muna para familiar lang. Go ahead, Arnold. Okay po. Alright, ulitin natin. Okay. Start from, umiinom ka din pala, Spencer. Go. Umiinom ka din pala. Napapalingon si Arvin. Yeah. You want some? No, I'm okay. Beat. Nakapag-impake ka na? Hindi pa. I mean, madali na lang yun. Go. Arvin, can I stay here a little longer? Kahit one day or dalawa? Why? Wala naman problema, pero you see, magla-lockdown na. You don't want to get stuck anywhere. You know what? I don't mind getting stuck here. Kenjo, you are one smart young man. Enthusiastic, full of energy. You see, napaka bright ng future na naghihintay para sa'yo. You don't want to waste your life with... Hindi ko sinasayang ang buhay ko. Bakit mo iniisip yon? Nung dumating ako dito, nung makilala kita, naramdaman ko na finally, I have started to live. Bakit hindi mo yun magets? I can't love you for Christ's sake. Why not? Dahil kilala kang tao? Dahil malaki ang agwat natin? Dahil ba bata ako? O dahil pagtatawanan ka ng mga ka-churchmates mo? Ano? Hindi lang yun. Hindi lang naman ito... Hindi ano? Kenjo, please. Sabihin mong hindi mo ako mahal. Sabihin mong hindi mo ako mahal. I will leave. Gusto kita, pero ayokong manatili ka lamang dito. You have a life, a wonderful life ahead of you. Doon mo dapat itinutuon ang oras mo. Kenjo, you don't belong here. This is nothing. There's nothing for you. Tama ba yan, Director Carlo? Yes, pa. There's nothing for you. Okay. You're all I need. Someday, you will need to leave. Please, don't be scared. Kenjo. Ang layo na kasi ng iniisip mo. Why can't we just love each other now? Why can't we give ourselves a chance? The future will take care of us. Ako din. I will take care of you. I promise. Patuloy ang pagluha ni Arvin. Lalapit si Kenjo para yakapin si Arvin. Arvin cries on Kenjo's shoulder. End of scene. How was it, Spencer? Yung understanding ko po sa... sa story na to, si ako po kasi as Kenjo, pinaglalaban ko talaga yung nararamdaman ko kay Professor Guevara, which is kay Sir Arvin. Pero mm-hmm. si Sir Arvin po, parang pilit niyang pinaiintindi sa akin na marami pa akong matututunan sa ibang bagay or sa life. Parang hindi siya ready, parang may doubt siya na magkakaigi kami sa relationship namin. Yun po yung understanding ko. I must mention, medyo kinikilig ako, no? And kinikilig din ako sa mga comments nila sa baba. Parang totoo na to talaga. Ang ayun, hello po. Hindi ko na babasa. Walang nakikita. So Carlo, ano ba talaga ang dynamics? What is the whole scene about? So mahal ng bata yung professor. Yes po. So bali nagbakasyon, hindi naman nagbakasyon, no. So professor si Arvin and estudyante si Spencer from Manila. Si Batangas, okay. To yung set niya. So okay.
yung professor niya sa UP, sa university niya, parang endorse him to Arnold Reyes to help him for a research project. Okay. And at the same time, doon na din siya maki-stay sa kanyang villa. And then, doon, nagkaroon sila ng moments together kasi nga medyo lockdown na din. So, okay, right. Pero may tanong ako, bakit ayaw nung professor? Ba't ang arte niya? Tanungin natin si ano, professor. No, I mean in the scene, why? Kasi syempre eksena lang 'yan para makita natin yung dynamics. Bakit ayaw niya? Okay. Si professor po kasi parang he has lived his life, parang very comfortable na siya sa single life and very successful na siya and may mga ibang advocacy na siya like religious and community work. So, medyo ano siya yung tipong orderly and okay. Ayaw na niyang ma-break yung balance niyang yon. And then hindi niya in-expect may darating sa buhay niya to just change everything just like that. Spencer, I'm asking the question for you kasi ang pagkakaintindi ko, nagkaroon sila ng relasyon. This is a goodbye. So, meron silang sexual or emotional relationship. But apparently the professor is saying, may future ka, you have, you know, etc. Huwag na ako, let's stop this. While Ken Joe was saying, hindi, I'll take care of you. Ganon? Ganda naman ni Professor. Okay. Ang feeling ko rin kasi si Professor, para sa akin gustong-gusto niya na itong nangyayari kay Arvin. Matagal na sigurong hindi nangyayari sa kanya ulit ito. Okay. Pero yung fear na, teka lang, matanda na ako darating din ang panahon, magigising ka, iiwan mo rin ako. You will leave. Sabi na, one day you will leave. And matanda na ako, gusto kong ma-enjoy mo yung kabataan mo sa iba. I mean, pagdating ko ba ng 60, you still be there for me? Pero ang ganda naman, Arnold, ng debate ng bata. Sabi niya, why can't we just love now? Yeah. Sagot. Parang each doesn't matter love each other now? Why are you thinking? Ang layo-layo na. Ang layo-layo na lang. Dynamics. Okay, para naman tayo hindi nagla-live show, no? Spencer, I think Carlo, can Arnold Spencer, now can you do it, act it, whatever, how you're gonna do right. it, etc. Okay. Our producers are actually watching, okay? So, they will make the decision. I just want to ask lang si Spencer para ma-guide natin kung saan siya pupunta. What do you think is the intention of, or the goal of Kenjo, dito sa eksena na to? For me po, para ma-convince niyo si Arvin na pagtiwalaan niya din yung sarili niya na kaya namang mag-work yung relationship namin. Kasi dito po kasi between our age, talagang malaki yung gap. So, when we are talking about love kasi, di ba po, age doesn't matter, love has no boundaries. And so, si Kenjo talagang... pinakikita and pinararamdam niya yung nararamdaman niya talaga para kay Arvin. Okay. Kahit na maraming doubt si Arvin po. Ayan. Okay, good. Walang mali or walang tama or maling sagot kasi Tito Boy yung script medyo mainit-init pa din, no? First time lang din siya mabasa ngayon. So ibang takara. Naapektuhan ako doon sa pag-uusap nila gusto kong makisali at makidebate anyway, go ahead. Sige. Yeah, so I'll give lang muna the actors the free interpretation lang. So pwede kayong mag-create ng backstory niya however you like it. So Spencer, I just want to ask, basta tingin mo based on the eksena na we have here or the script that we have here, ano ang tingin mo sa character ni Kenjo? Is this his first time to fall in love or parang may napagdaanan na din siyang iba? And why is this relationship with Arvin going to be very important for him? For me po kasi based sa script ko, ramdam ko po na buo na yung loob. I mean malakas yung loob ni Kenjo na panindigan yung kanyang nararamdaman. So I think first time niya, may experience na po si Kenjo. Yun yung pagkakaintindi ko po. Carlo, wala tayong oras kasi masyado. Can we ask Aki and David, kayo, anong pakiramdam nyo? Is this the first time? That para mamaya, basa na lang tayo. Yes. David, ikaw, pakiramdam mo si Kenjo. Is this the first time that he has fallen in love or may meron na dati? For me, Tito Boy, meron na po.
Meron okay. na siya. Opo, parang sobrang desperate lang po siya. For the love. Bakit David? Bakit desperate siya doon sa pagmamahal? Siguro po, Tito Boy, because of his age. I mean, kahit sabihin natin na love has no gender or ano, it doesn't matter po. Parang ano lang po siya, parang nilulook forward niya yung magiging relationship niya with this guy, which is mas matanda po sa kanya. Eh baka so, naman David ang hinahanap niya, tatay. No, I mean, no, I'm just really asking seriously. Baka naman ang hinahanap niya security, stability, because he's an older professor who's stable. Hindi kaya posible na ganun? I mean, I'm asking. For me, Tito Boy, parang hindi po. Kasi yung ano, yung willingness niya po na magstay kahit na madaming marirese or madaming masasacrifice for that guy po. Parang love talaga. Me, love talaga yan, Tito Boy. Okay, Aki, ikaw, your thoughts. Ako po, naiiyak po ako. Hindi, joke lang po. I mean, for me, how I see si Kenjo, yung character ni Kenjo, based sa pagbasa ko ng script, he's a smart boy eh. No, kahit yung age difference nila, I think he's kind of psychosexual. Or should I say, you're asking about the question kung first time. No, that's okay. Yes. That's okay. You can go into that discourse. That's okay. And then we can go back to the question of... Yes. So, going back to Tito Boy, parang I was thinking na ito si Kenjo, meron siyang feeling, no? He wanted to confront Arvin, which is yung professor. But the problem kasi dito is, syempre nga, si Arvin kasi, kumbaga, sabi nga ni Sir Arnold, parang masaya na siya sa kung ano yung buhay niya. And Kenjo is a millennial, or should I say, pasimula pa lang, di ba? And parang he wanted to explore, or should I say, parang naramdaman niya ito siguro sa iba din, but this time, at this moment, he's pretty sure about what his feelings or kung ano yung naramdaman niya. Yun po, for me. You mentioned a word, he must be some, what was that, blank sexual? I'm sorry. Opo. Psychosexual. Tama po. Sapio. Sorry. Sapiosexual. Ah, okay. All right. Psychosexual. Sino yun? Okay lang. No, I wanted to understand. So, pero naniniwala ka rin, Aki, na this is not the first time he has fallen in love. Parang ganun, pero I think the confrontation, kasi based kasi, binasa kasi UP student siya. So, I was just basing analysis ko lang. Tama. Usually kasi ito, mga taga-UP matatalino. And I'm not really parang, hindi siya susugal si Kenjo po na sabihin yun to confess. Lalo na kung hindi siya sigurado. Should I say hindi willing sumugal? Okay. Alright. Carlo, we don't have much time. If we have to do this, I think you have to make them read Spencer and then David and then short comments about Spencer. Short comments about the performance of David and then Aki. And then you can do one quick, another round, so that you can choose a better view of how the three young actors did it. Is that okay with you, Aki, David, and Spencer? Yes, Tito Boy. All right, okay. Sige. One quick question na lang sa kanilang tatlo. Can you think of an adjective to describe yung Kenjo the way you understand it? Like, isang adjective lang na, parang character word. Let's start with Aki. A character word. Aggressive. All right, David. Desperate po. Desperate. All right. Spencer, ikaw. For me, si Kenjo kasi ano eh. Since sobrang smart niya, I think. He's handsome. Okay. Sige. Okay. Okay, kasi po Tito Boy, pagbinabasa sa kanilang tatlo, yung even if they're reading the same lines, magkakaroon sila ng difference the way they deliver. Yeah. Like for example, for Jackie, we will help him na to make it aggressive. Yun naman po yung trabaho natin bilang director. Carlo, I understand that. I think what Spencer was trying to say in his description, in his character description, guapo, may tiwala eh. You know, yung sobra ang confidence ni Kenjo sa nararamdaman niya at sa sarili niya. Tama ba, Spencer?
Yes, po. Yes, po. Okay. Tama po. Okay, go ahead. Okay. Sinong unahin natin? So, let's... Ready ka na, Spencer? Yes, po. Or sino ready? Yes, sa'yo? Po. Ready na si Spencer. Okay. Okay. All right. Basahin ko lang very quickly. Malalim ng gabi na babalutan ng katahimikan ng hardin. May malamlam na ilaw na tumatama sa may chapot. Malayo ang tingin ni Arvin habang hawak nito ang isang beer in can. Kenjo. Umiinom ka din pala? Yeah. You want some? No, I'm okay. Nakapag-impake ka na? Hindi pa. Pero madali na yun mamaya. Arvin, can I stay here a little longer? Kahit one day lang or dalawa? Why? Wala namang problema, pero you see, magla-lockdown na. You don't want to get stuck anywhere. You know what? I don't mind getting stuck here. Kenjo, you are one smart young man. Enthusiastic, full of energy. You see? Napaka bright ng future na naghihintay para sa iyo. You don't wanna waste your life with Arvin, hindi ko sinasayang ang buhay ko. Bakit mo iniisip yun? Alam mo nang dumating ako dito, nung makilala kita, naramdaman ko na finally I have started to live. Hindi mo ba gets yun? I can't love you for Christ's sake. Why not? Dahil kilala kang tao? Dahil malaki yung agwat natin? Dahil bata ako? O dahil alam mo pagtatawanan ka ng mga ka-churchmates mo? Ano? Hindi lang yun. Hindi lang naman ito... Hindi ano? Kenjo, please. Sabihin mong hindi mo ako mahal. Sabihin mong hindi mo ako mahal. I will leave. Alam mo, gusto kita. Pero ayokong manatili ka lamang dito. You have a life. A wonderful life ahead of you. Doon mo dapat tinutuon ang oras mo. Kenjo, you don't belong here. There's nothing You're for you. You're all I need, Arvin. Hindi mo alam kung gaano ko kagusto na makasama ka sa buong buhay ko. Sana maintindihan mo yun. Someday, you will need to leave. Please, don't be scared. Kenjo, layo na kasi ng iniisip mo. Why can't we just love each other? Why can't we give ourselves a chance? Arvin, the future will take care of us. Ako din. I will take care of you. I promise. Patuloy ang pagluha ni Arvin. Lalapit si Kenjo para yakapin si Arvin. Arvin cries on Kenjo's shoulder. End of scene. Cut. Thank you. Maraming salamat. Wow. Wow. Thank you. Thank you, Spencer. Thank you po. Thank you. Let's go to ano. Let's go to David. Hey, David. Na, ano na. Na-pressure naman po ako. No, that's okay.
Let's go. That's what the business is all about. Let's go to David. Okay. All right. Si David ay desperate. Malayong tingin ni Arvin habang hawak nito ang isang beer in can. Kenjo. Uy, Arvin. Miinom ka din pala. Yeah. Want some? No, I'm good. Okay na po. Kapag yung pake ka na ba? Hindi pa. I mean, madali na lang naman kasi yun. Hindi. Kaya ko nang gawin naman yan. Arvin, can I stay here a little longer, kahit mga 1 day or 2 days? Why? Well, wala namang problema, pero you see, magla-lockdown na. You don't want to get stuck anywhere. I don't mind getting stuck here, Arvin. Kenjo, you are one smart young man. Enthusiastic. Full of energy. You see? Napaka bright ng future na naghihintay para sa'yo. You don't want to waste your life with... Alam mo, sa totoo lang, hindi ko sinasayang yung buhay ko. At hindi ko din alam kung bakit mo iniisip yun. Nung dumating ako, nung nakilala kita, naramdaman ko na finally I started to live. Bakit hindi mo magets yun, Arvin? I can't love you, for Christ's sake! And why not? Dahil kilala kang tao? Ha? Ano, dahil malaki yung agwat natin dahil bata ako? O baka naman dahil pinagtatawanan ka ng mga churchmates mo? Ano? Hindi lang yun. Hindi lang naman ito. Hindi ano, Arvin? Kenjo, please. Sabihin mo, please. Hindi mo ako mahal. Sabihin mo, hindi mo ako mahal, and I will leave, Arvin. Kenjo, gusto kita. Pero ayokong manatili ka lamang dito. You have a life. A wonderful life ahead of you. Doon mo dapat tinutuon yung oras mo. Kenjo, you don't belong here. There's nothing for you. Arvin, hindi ba all views? You are all I need. Someday, you will need to leave. Please don't be scared, Arvin. Kenjo. Alam mo, ang layo na kasi ng iniisip mo eh. Alam mo yun? Why can't we just love right now? Why can't we give ourselves a chance, Arvin? The future will take care of us. And even me, Arvin, even me, I will take care of you. I promise. Patuloy ang pagluha ni Arvin, lalapit si Kenjo para yakapin si Arvin. Arvin cries on Kenji's shoulder. God. Thank you. Wow. Okay. Arnold, paulit-ulit ka lang, ha? Sige lang, ha? Huwag ka mapapagod. We have Inyaki. Lovely name, Aki. I love your name, actually. Direct dito, boy. Question lang po. Do I need to base talaga sa script? Bawal mag-add. No,
No. Or, palagay ko. Skip muna. Skip na lang. Skip ka ako, muna. Pwede naman. Minor okay. Mind. May konting ad-lib. That's, I think, okay. Auditions lang naman. Sige. You ready, Aki? Action na lang po. On action now, direct. Malayo ang tingin ni Arvin habang hawak nito ang isang beer in can. Papasok si Kenjo. And 3, 2, 1, action. Humihindi ka din pala. Yeah. You want some? No, I'm okay. Naka-impake ka na ba? Hindi pa. I mean, madali na lang yun. Yun na yun. Can I stay here longer? Kahit isang araw lang o dalawa? Why? I mean, wala namang problema doon, pero magla-lockdown na eh. Baka maipit ka dito. You know what? I don't mind getting stuck in here. Wala akong pakialam. Kenjo, you are one smart young man, okay? Enthusiastic, full of energy. You see? Ano man, napaka-bright ng future na naghihintay para sa'yo. You don't want to waste your time with... Hindi ko sinasayang yung buhay ko. Bakit mo iniisip yun? Nung dumating ako dito, nung makilala kita, naramdaman ko na finally, I have started to live. Bakit hindi mo yun magets? I can't love you for Christ's sake. Why not? Dahil kilala ka ng tao? Dahil malaki yung agwat natin? Dahil bata ako? Dahil pagtatawanan ka ng mga churchmate mo? Ano? Sagutin mo ako. Hindi lang yun. Hindi lang naman ito. Hindi ano. Kenjo, please. Alam mo, sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin na hindi mo ako mahal. Sabihin mong hindi mo ako mahal and I will leave. Sige. Kenjo, gusto ko eh. Kaya lang ayoko manatili ka dito. You have a life. A wonderful life ahead of you. Alam mo, doon mo dapat tinutuon yung oras mo. Kenjo, you don't belong here. There's nothing for you. Pero you are all I need. Someday, you will need to leave. Please don't be scared. Kenjo. Alam mo anong problema sa'yo? Ang layo na kasi ng iniisip mo. Why can't we just love each other? Why can't we give ourselves a chance? The future will take care of us. Ako din. I will take care of you. Promise. Patuloy ang pagluha ni Arvin. Lalapit si Kenjo para yakapin si Arvin. Arvin cries on Kenjo's shoulder. And Pat. Maraming salamat. Wow. Oh my God. Thank you, David. Thank you, Aki. Thank you, Spencer. Maraming salamat. Thank you din po. Kagaling niyo naman. Salamat, Arnold. Salamat, Direk Kylo. The project is actually titled Pagbigyang Muli. It's the hit song of Eric Santos. It was originally sung by Eric. Ako sasabihin ko na para alam nila. And composed by Jonathan Manalo, arranged by Jonathan Manalo.
But this, for this particular project po, mga kaibigan, is going to be sung by Anton Antenor, and it's going to star Arnold Reyes and directed by Carlo Obispo, and we're looking for the other guy, and that's the reason why we're here tonight. At sobrang laki ng pasasalamat namin, Aki. Sobrang pasasalamat namin, David at Spencer, for your time, and thank you. You're the pandemic young actors. Lahat na discovered during the pandemic. maraming. So we'll let you know. We'll let you know. Our producers are watching. I mean, Carlo will make the decision. We'll talk about it, and we will definitely let you know. Salamat. Okay. Thank you. Bro. Thank you very much, Aki. Salamat. Thank you, bro. Aki, salamat. Thank David, you, salamat. Derek, Sir Arnold. Spence, salamat. Spencer, salamat. You guys, thank you so care. Much, bro. Thank you so salamat. Much. Thank you. Arnold, thank you. Carlo, maraming salamat. Salamat. All right. Maraming salamat. Thank you, wow. First time to happen on The Best Talk. Maraming salamat. Once again, yan po mga kaibigan, pangarap po namin yan, dati na sana'y magkaroon tayo ng pagkakataon mag-match. May mga direktor na naghahanap ng artista, may mga producers naghahanap ng singers. And that happened tonight. Malayo natin, isa sa kanila ang mapili. Ang dinig ko, magkakaroon ho ng iba pang mga auditions, either dito sa palabas or sa ibang platform. Pero we would like to say thank you. Thank you for again being with us, and Happy Mother's Day to all, and huwag niyo pong kalilimutan, tangkilikin niyo po, panoorin ang Rack of Ages, and be safe, stay healthy, stay kind, stay blessed, live and love in abundance, and make Nanay proud. Mga kakumu, mga kababayan sa iba't ibang parte ng mundo, goodbye for now.